Hello guys, today ay nandito, Sunday, di ba? Nandito lang kami sa bahay ngayon. Wala kaming pupuntahan. Hindi kami kumakanta, hindi kami nagkakantahan. Pero mostly of the time, mostly of Sunday, kasi nandito kami lahat, ang aking mga asawa at mga anak ay nagkakantahan. Pero ngayon, parang wala silang ganang kumanta dahil ang panahon dito ay malamig, medyo malamig siya. Kung saan pa yung January ay malamig ang panahon. Diba guys? Ngayon, ang ginagawa nila ay natutulog lang sila. Natutulog, nahiga. Kasi mga pagod din sa trabaho, Monday to Friday, Saturday, may pasok pa sila, Sunday lang talaga ang day off nila, kaya ganyan sila, o, ayan. Ayan sila guys, ayan. Ayan sila, kaya hindi sila nagkakantahan kasi wala silang ganang kumanta. Malamig kasi kaya masarap matulog, diba? Ngayon, sabi ko naman sa sarili ko, sabi ko okay naman din yan, hindi sila kumakanta kasi walang hindi maingay, diba? Ang ganda, diba? Walang ingay. Ngayon, may ikunta lang po ako sa inyo na tungkol sa aking motor na ito. Sa motor na to, ang kwento ng motor na to, ayan guys, oh, ang motor, ganyan. Ang kwento naman ng motor na yan ay mula nang dalaga ako ay gusto ko na talaga na magkaroon ng motor kasi yung high school ako, nakikita ko yung mga babae, mga dalaga, basta babae na nakasakay sa motor, ay gusto ko sila tingnan. Sabi ko, sana darating ang araw na magkaroon na kami ako ng motor at saka ako na mismo ang magdadrive. Pero kasawang pala, nag-graduate ako ng high school, college, hindi ako nakabili ng motor. Diba? Hindi ko nakamit yung pagbili ng motor. Hindi ako nakakamit na magkaroon ng motor. Ngayon, after nung nag-graduate ako, pumunta kami rito sa Manila. At nagtrabaho ako rito as a cashier in the department store. Kasi hindi pa ako board passer noon. Kaya nagkuha ako one time pero hindi ako nakapasa. Ang passing grade noon ay 70. Ang aking score sa ay 68. So hindi ako nakapasa. So trabaho lang ako. Apply ko sa kung saan trabaho lang. Hanggang nakapag-asawa ako. Pero ko ng anak. Hindi ko na nakapit ang pangarap ko na dati ay gusto ko, sabi ko mapunta akong Manila kasi magtrabaho ako doon, bibili ako talaga ng motor o anong klaseng basta sasakyan kasi yan talaga ang pangarap ko guys. Ngayon, hindi ko yun nakuha, hindi ko yun nabili ang motor na yan. Ngayon ang nangyari, sabi ko nanganak na ako, syempre wala na ako, hindi na ako nakapagtrabaho dahil ako lang nag-aalala ng anak. Asawa ko yung trabaho. Ang nangyari yun, sabi ko, sige, hindi ko pa rin makamit ang aking pangarap na magkaroon ng sasakyan, motor man, o kotse, o anumang sasakyan. Sabi ko, sige, pag-aralin ko ang mga anak ko. Pagkatapos nila ng pag-aaral, ay siguro time na din siguro na makapag na bibili ako ng service or sasakyan kahit ito man lang na para hindi kami mahirapan sa amin pagbili-bili sa palengke, sa ano, sa dyan sa gate, no?
ngayon ang time na yun na nakatapos na ang aking mga anak, tatlo sila, tsaka yung bunso ko, last year lang siya nakagraduate ng college. Nagsusumikap talaga ako. Sabi ko sa asawa ko ay magkuhan tayo ng motor para at least may service tayo kung saan lang tayo pumunta. Ito, ito na to guys. Ayan. Kasi graduate na silang lahat. Graduate na silang lahat. Kaya talagang sumikap ako na kukuha kami ng motor. And then, at saka kumuha rin ako ng motor na yan dahil service din ang asawa ko sa kanyang trabaho. Kasi nagtatrabaho siya sa Tagaytay. Kami ang bahay namin ay nasa Rihina, Sumbali. May kalayuan, 1 hour ang biyahe papuntang Tagaytay. Kaya nagkaroon kami ng motor at saka may service kami kung bumili kami ng ulam, kung wala na kami stock sa rep, gano'n. At saka nakamit ko rin ang pangarap ko. At least sa edad kong 55, nagkaroon din kami kahit motor man lang. At ang saya-saya kami. At least sa isa kong pangarap na kaya sabi ko no, kumarap ka talaga ng mga harap, ibibigay din talaga ng Lord. Hindi man sa pa, ibigay ka agad. At least, ibigay niya rin talaga sa panahon na darating. Ang saya na. Kaya kahit ako ay sabi ko sa sarili ko, masaya ako. Una-una ang goal ko ay makapag-graduate ng mga anak ko. Nagkaroon kami ng motor. Diba? At kahit papaano, medyo okay-okay naman na. So, happy na din ako. Kasi kahit yung iba kong pangarap hindi natupad, at least sa pangarap ko na yun sa buhay ko, ay nakamit ko naman na kahit papaano, diba? Kaya ganito, kaya itong linggo medyo malungkot-lungkot ang loob ng bahay dahil walang kantahan, naglutuan lang kami, nagluto ng ulam, nagmeryenda, nagluto ng ano yung luto nila na yung may hotdog na bread roll. Sila nagluto na ang pangalawa kong anak. Kasi linggo lang talaga kami mag-ipon-ipon. Kasi sabi ko sa kanila, ang linggo ay para sa Panginoon, sa banding ng pamilya. Basta every Sunday, ganyan kami talaga. Nagsisimba kami. After that, nagluluto, kakain, kakantahan. Pero ngayon, linggo lang hindi kami nagkakantahan. Dahil ang lamig ng panahon, gusto nilang matulog. Ayan, natulog sila siguro. Medyo masarap matulog kasi pag medyo malamig, no? Kung saan pa yung tapos na yung December, yun ang mas malamig. Kasi malapit na kami sa Tagaytay talaga. Ito naman, mga dito ako sa labas ng bahay, sa may balkon namin. Ayan naman, yung mga bahay na yan. Sa harap namin yan, ayan na. Diba? Ang lalaki ng mga bahay dito, guys. Ayan. Up and down kasi yan. Ang iba ay napataasan na nilang bahay nila hanggang third story. Ganon. Ayan, third story. Ito naman sa katabi namin. Ayan. Sa katabi namin ay hanggang second floor lang din ito. Ayan. Kami naman, hindi pa kami nakapataas ng bahay. Ayan. Kasi ano eh. Dahan-dahan lang ano. Pero at least may natitirahan, di ba? Ayan lang ang aming bahay. Ayan lang. Tapos may taas din. Dalawang kwarto sa taas. Ito, tapos yung sala. Tapos may kwarto sa taas na dalawa.
Ayan. At kasama namin ang aking mga apo na si Sawi at si Maki. Ayan. Ayan ang aking tanim na snake plant. Ayan. Snake plant, guys. Mahilig din kayo magtanim ng snake plant, guys. Magtanim din ng snake plant. Ilagay nyo sa bago pumasok sa loob ng bahay, ilagay nyo dyan sa left and right ng pinto. Ayan ang mga tinanim ko, guys. Ayan, tinanim ko yan ng mga bulaklak. Ayan. Kahit papaano, mayroon akong binibinyagan araw-araw. Diba? Sunday ngayon, family day. Church Day, Papa Jesus Day, gano'n, basta Linggo, gano'n. Talagang kuha namin yun na magsimba kami. After simba, magluto, kainan, kantahan. Sabi ko, ngayon, wala kaming kantahan kasi tulog sila. Natulog sila pati mga anak ko dahil naantok daw sila. Siguro dahil sa klima na medyo malamig, gusto nilang matulog. Sabi ko, sige, matulog kayo kung ayaw yung magkantahan. Di ako naman, siyempre ako, sanayin ako na na hindi ako natutulog sa tanghali. Nood ako ng TV, nood. Tapos pag after ng nood ng TV, wala. Higa-higa lang, relax. Cellphone, gano'n. Diba, guys? Yan lang ang kwento ko sa Sundays namin sa linggong sa araw ng Linggo na ito. Kung anong ginagawa namin, aking mga family, gano'n. Natulog sila. Ako lang yung gising at saka ang dalawang aso at saka yung panganay ko nandoon. Nanonood sila. Nanood siya ng Netflix. Wala kasi kung ganang manood ng mga TV shows na yun. Gusto ko lang yung mapili ako isa pananoorin. Gusto ko yung mga love story, mga kwentong ano, pero yung mga action na yun, hindi ko gusto yan. Ang hilig din kasi ng panganay ko eh. Sabi ko, sige, manood ka at ako'y mag-ano sa aking mga ano, kaibigan sa YouTube. Dito, guys, dito na tayo mag-end ng ating kwentuhan. Guys, don't forget to like, subscribe, comment, and notification para i-click nyo ang notification para ma-update kayo sa lahat ng mga videos ko, guys. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye.